Happy Friday, everyone! Oh, thank God, it's Friday! Hello sa'yo, Anne Patricia Lorenzo. Hello, hello din sa'yo. Why, napaka-fresh mo sa... Mas fresh ka talaga, Anne Patricia. Pero hello sa inyo, Showtime One-Liners! Let's go, Anne! Ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tatas. Ituloy lang ang sipag, sa tuloy di islam. Tayo tumalon, tayo sumigaw, magawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show, this is our time, kapamilya forever. It's Showtime! In 3, 2, 1! What's up, Madlang People! And Showtime Onliners! Oh, hello po sa inyong lahat! Hey, 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 hey! It's Friday na! Kaya naman, ibubuhos na namin sa inyo ang walang humpay na kasiyahan at walang tigil na bardagulan. Ako ang inyong host. Huwag kayong malito. Ako lang to. Ay, si Stabilio. Ako yung nabulol. Siyempre, ako naman si Anne Patricia Lorenzo at tara nang makipagtawanan. Kulitan dito sa pinaka-inaabangan tambahin tuwing tanghali. Ito ang Showtime Online! Yo! Oh, kumusta naman ang freshness ng Anne Patricia Lorenzo? Ayun, medyo ngarag tayo pero syempre dapat hindi mawala yung Anne. Siyempre, ngarag ka pa yan sa lagay na yan. Tayo ka naman, Anne, kasi pagkita natin ang inyong ano, very, yes, so, ano ka, very fairy-fairy siya ngayon eh. Dapat pupunta ako ng beach. Ngayon? Ay, may Showtime Online pala. Priority ang Showtime Online, di ba? Oo. Pero Anne, kumusta naman anong mga pinagkaabalahan mo bilang interview? Kasi medyo maano ka, medyo na-busy ka nito mga nakarang araw. So ano yung mga ginawa mo naman habang wala ka sa Ay, Showtime yun, bago Online? Bago ako magbakasyon dito sa Showtime Online, pumunta ako ng Thailand. Nakita ko nga yun eh. Nag-Thailand tayo, parang short vacation. Uy, diba? Sarap. Mag-unwind bago yung ngaragan. Kasi alam mo na pag-pageant season, medyo ngaragan. So, kailangan natin ng inspiration. Ay, di ba? Pero, ano nga ba yung pageant na sasalihan mo na yan? Bakit may pa-pageant yan? Miss International Queen Philippines. Ay, grabe naman. Grabe naman For talaga, second time around. Kasi dati, di ba, first time around. Pero ngayon kasi, basta. You are eyeing for the, for the crown talaga. Pero di ba sa'yo mong galing ang Thailand? Asin pa sa lubong namin. Ayun na nga. Kasi hindi ako buhay, pero... meron. Ay! Alam mo anong inaabangan? Na-overbaggage ako dyan ah. Talaga pero ba? Meron, kaya meron. Lahat meron. Alam mo ba, yung inaabangan ko pagkagaling ng Thailand yung mga kaibigan ko, yung sinisinghot na menthol. Marami ko. Marami. Masarap yun kasi pang ano yung pagpamparelax talaga sa stiga, ganyan-ganyan yes. mo dito. Inhaler. Inhaler pala ang Poison. Tawag doon. Oo, sa Tagalog ay singhot. Actually, ako pag hinahanap ko yun, sa kasi yung singhot-singhot. Diba? Singhot-singhot siya. Pero Anne, ngayon nga ay February na, pero as a beauty queen, eto, gusto ko malaman, can you define us what is love? Oy. I personally believe love is God. Oh. That is the highest form of love. You don't know how to give that genuine love to others if you don't know how to love your God first. Oy, palakpakan ng, oy, ang galing ni Anne. Thank you. Impromptu yun ha, kasi ano, ngayon lang pinakita yung script namin, yung question-question talaga, hindi ba? Ayan yung mga pasingot-singot ni Sir Marlon, meron siya doon. Patingin ako, ayan, ito yung mga yun. Ayan, diba? Mga ganyan. Marami yan sa Thailand. Oh, talaga? Naku. Kasi pampakalma kasi hindi, talaga to. All ages sa Thailand talaga. Ewan ko, ano nakukuha nila? Ba't kailangan? Fresh. Oh, kalmado lang sila. Kalmado lang sila. So, yun ang love para sa'yo. Love is God. Yes, oh, syempre, diba? Naman. May God, ha? Oh, kasi your God. We have different gods. Yes, diba? We have different gods. Ayun, di ba? Ako, love. My love don't cost a thing. kanta pala yan. Oo. Hindi. Para sa akin, love is like an abstract painting that only the painter can explain its own feelings. Tama, lumalaban. Oh, Oo nga, title. Title kayong pareho ni Anne Patricia Lorenzo. Pero Showtime Onliners kayo din, i-define nyo rin kung, sa amin kung ano yung definition nyo ng love. I-tweet nyo na yan sa amin, ha? Nako! Eto naman, speaking of February pa rin, Anne, ano nga ba yung ano mo?
kanta mo na hindi nawawala sa playlist mo na nagpapakilig talaga sa iyo. Ako yung Can't Help Falling in Love, yung version ng Crazy Rich Asian. Wise man say. Okay, oh! Nangilabot? Seryoso? Bakit? Anong meaning nun sa'yo? Kasi gustong-gusto ko yung movie na yun, yung scene na naglalakad si Bride doon sa parang may water. Ah. Tapos parang, syempre, dream natin yun na parang gata. Tapos yung version na yun, sobrang kilig. Ay, oo. Yeah. Sakto naka-white ka ngayon, no? Oh. Pang, kaya maglabas na kayo ng tubig. Pag binagbaha tayo mamaya, pag may umulan, di ba yung kisame natin, pag may butas, baha na kaagad dyan. O, napaganda nga ng kanta na yun. Actually, alam mo, yung kanta na yun, ginawa siya because of my name, Wise Man. Wise Man. Ang walay nun. Pero ako naman kasi, yung ano ko, yung kanta na parang kinikilig ako sa ngayon, pag napapakinggan ko yung tracksuit and red wine, movies for two. Hindi mo masyadong alam yun, no? Oo, kanta parang yun. Parang ano, meron na, kinilig ka na ba? Meron na pa sa yun parang partner mo dati yung ex mo, sinabi mong theme song natin, please release me, mga ganun. Walang ganun. Parang sa mga mababait lang na ano yun, na relasyon yun. Ay, naalala ko yung first girlfriend ko, ang theme song namin, How Did You Know, ni Sir Gary V. How did you know? Ako naman na kaya ko naalala kasi yung please release me. Kasi yung ex ko sabi ko, anong theme song natin? Sabi niya sa akin, no, please release me. Ako, o kaya, kung malaya lang ako, gusto mo yan? Kung malaya lang ako, hindi ba? Nako, Showtime Onliners, kayo ba? Ano yung mga kanta na nagpapakilig pa sa inyo? I-tweet nyo na yan, i-comment nyo na yan kasi yes. Mamaya-maya magbabasa po kami ng mga comments. Ready na kayo dyan. And this month, ano meron tayo ngayon? Siyempre, di ba? Sine-celebrate din natin, aside from Love Month ngayon, siyempre, Doggy Date Night. Uy! As a fur parent, ikaw fur parent ka. Oo, at ikaw din ha. Oo. Pero ikaw, fur parent ka. Mas matagal ka nang nag-aalaga ng mga ano, ng mga fur babies. At saka nakita ko may ni-rescue ka na dog recently na awa ko sa dog. Pero feeling ko, failed. Bakit? Bakit? Kasi hindi siya na-survive. Pero okay, at least, di ba, dun sa last minute ng buhay niya, naparamdam ko yan, conditional love. Yes, at saka the fact talaga na ni-rescue mo yung dog, ibig sabihin, may ano ka talaga, unconditional love ka talaga doon sa ano, doon sa mga hayop. Pero kwentuhan mo naman kami about sa mga babies mo, di ba si Dana? Si Dana, si Hera, dumadami na sila. Una kasi si Sam, yung 16 years old kong aso. Ang tanda na. Senior dog na siya, tapos nadagdagan ng mga shih tzu, si Marta, tapos nanganak siya ng dalawa, si Pepper. Si Fluffy. Tapos ngayon naman, ang gusto ko, big dog. So, meron akong Siberian Husky na si Hera. Meron akong Golden Retriever and Labrador. So, ilan na lahat yung mga aso mo in total? 8. Ang dami. Paano yung bahay? May sarili ba silang room? Oo, in fairness naman. Hindi naman room, ha? Pero meron silang parang house ng maliit, ganun. Yung mga dogs ko, big dogs ko, sa kwarto ko natutulog. Nakikita ko nga. Kumakatok sila talaga. Pag napagsara ko sa ng kwarto, alam nila oras ng tulog. Kakayo rin na nila. Para ano? Para mapaso. Ang sweet ng mga... Alam mo, ang mga aso talaga, kaya ang hirap nilang iwan sa bahay kasi napaka-affectionate nila. Sobra. Same with the cats, di ba? Kagaya ng meron. Yung cats, affectionate sila pero for 5 minutes lang. Ganun sila, oo. Ganun sila. Kunyari, magpapaano lang sila, magpapapet lang sila for 5 minutes. After that, sisipain na nila yung kamay mo. Ayaw na nila. Ay, grabe. May mood swings. Oo, may mood swings ang mga cat. So, yung cat ko talaga, kapag kakatabi ko, 5 minutes lang na ako, sinusulit ko ng 5 minutes. After that, aalis na siya sa pwesto niya. Siyempre, sarap talaga maging fur parent. Yes. Pero siyempre, bago tayo pumunta sa live show, ay makipagmarites muna kami sa mga comments ninyo sa aming social media accounts dito. Yes, halika na. Puna tayo dito sa ating, may pa-laptop tayo dito. Oo, diba? Ayan. Ayan. So, ang ating segment na ito, itatawagin natin na So Your Shoutout! Ayan, mag-aasap. Nasaan na yung ating ano YouTube dito? Ayan. Dito tayo. Magbasa tayo ng... Ayan, sabi ni Marijor Rama. Hello, Kuya Wise. Pa-shoutout ko. Oy, hello sa'yo, Marijor. Wah! Ayan. Dito naman, check tayo kay ano. Ito, sabi ni... Jessica Vargas, ganda. Sinong maganda? Malamang si Ann. Ako, Pogi. Siyempre, magandang lalaki. Oo naman, magandang lalaki. Ayan, Wise kanta ka para umulan. Talaga ba siyan? Halma lang, makakarating din daw dyan. Maya-maya tayo, ayan. Hanap pa tayo dun sa taas. Asan ba? Sabi ni John Vincent Antonio, God blessing be upon Miss Caril in the name of Jesus. Thank you. Siyempre, God bless you. Oo, God bless po sa lahat. Ayan, sabi ni Ronnie, I same kami, Nothing by Bruno Major. Yeah, yun yung song na kinantaw kanina, yung Bruno track. Mars ba siya? Bruno Major. Bruno Major. Napaka-chill lang kasi nung kanta na yun, para lang siya nagtawag nito, parang napaka-chill lang niya, parang nagde-date lang kayo sa,
sa bahay, parang ganun lang siya. Parang I want and chill. I want ganun. Netflix yes, and tama. Chill. Sabi naman ni Annabelle Rosales, good afternoon watching from Batangas. Oh, hello po sa mga kababayan nating sarap ng lomi dyan. Sobra. Ang sarap ng lomi nila na ano na, sabi nila, overload. Yung, at saka yung sabaw daw ng lomi nila, kasava. Totoo ba yun? Totoo. Talaga, kaya tsaka pala dapat malapot siya. Kainin mo siya ng mainit. Kasi masarap siya ng mala. Ay, meron tayong mga kababayan from Batangas, Sir Marlon. Baka naman yes. Next time. May pa, tara agad, may palomi tayo. Hi, Papa Wise. Ay, Papa Wise ka na. Papa Wise. Papa Wise, oo. May sinabi pa siyang isa, sabi ni Meme Habibi ko. Basahin mo. Parang hi, Papa Wise. Yummy. Ayun, nakala ko naman lumabo yung mata mo. Aunt Patricia eh. Caps lock yan eh, di ba? Oo, sumakit ang ulo mo, gumanyan ka. Oo. Charot. Ayun, sabi ni Janjan, ako kinikilig ako sa mekaniko ng puso. Ay, paano siya? Kanta ko yun, di mo alam yun. Ay, sorry naman. Grabe naman. Ay, stream yung aking kanta, mekaniko ng puso. Bye. Ang sama na ugali. O kaya, bigyan mo ako ng sample. Okay, sample. Oh, giliw, di na yata mapigil aking nadarama sa'yo. Bigla lang, nahulog lang. Inayos mo at pinatakbo muli ating mundo. Ako rin sana ay iyong gusto, mekaniko ng puso. Oh! Ay, no? Mekaniko ng puso, so ibig sabihin parang ikaw yung nagre-repair ng puso. Yes, as a heart repairer. Nako, Showtime Onliners, eto na nga, abangan na natin maya-maya ang Girl on Fire at ang tawag ng tanghalan. Nako, mga pangmalakasan sa sayawan tsaka sa kantahan niyang mga yan. Yes, pero syempre, Pinoy Dreamers, ito na ang chance mong mapanood ang iyong paboritong Dream Chaser Live. Get ready to chase the Dream Chaser on their Dreams Maker Mall Show sa February 6 sa Robinson's Malabon. Kaya naman kita-kita kits tayo. Magbabalik kami dito sa Showtime Online You! Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. May pasibol ka pa, ha? Weasel. Iba ka talaga, ah. Yes. Kaya naman nakatutok pa din kayo dito sa pinakam the best tambayan tuwing tanghalian ng Showtime Online. Yo! Ayan. Muli pa ako si Wise Estabilio. At ako naman po si Ann Patricia Lorenzo. The Fresh. Of course, and Showtime Onliners, mag-subscribe na sa ating YouTube channel dahil road to 2 million na po tayo. And grabe, no? Ang dami. Tsaka sa Facebook, an ilan? Oh, 16 million naman na tayo. Grabe. Sana piso per, ano? Per follower, tsaka subscriber. True. At tsaka i-follow nyo naman kami, yung mga followers natin, subscribers, i-follow nyo rin kami para umabot din kami ng 16 million. Oo, na para naman umabot naman kami sa road to, sarap nun pag sinabing ang followers po, road to 2 million. Oh, hindi ba? Pero an, kanina nga nasaksihan natin, sa Showtime stage, ang ating mga drag queens na meron pang Miss Regine. Yes. Yeah. Siyempre, ang ating Ate Reg, yan ang patron saint namin yung mga ano eh, mga Beckys. Pero bakit niyo siya tinawag na patron saint ng mga Beckys? Kasi dati ba lahat ng song, diva kasi siya, eh, 'di ba kung may Mariah, may Celine Dion, ang Hollywood. Meron tayong Regine Velasquez. Ay, so nakaka-proud 'yon syempre, 'di ba? At plus, yung personality ni Ate Reg, 'di ba very loud and proud siya, so and very supportive siya sa mga LGBT. Oo, at saka napagaling niyang kumanta kaya naman lahat ng mga kanta talaga niya, nililip-sync yes. talaga. Kasi syempre hindi naman lahat magaling kumanta, pero ang sarap i-lip-sync damang-dama mo. Kahit sa pag-lip-sync man lang madama mong Regine Velasquez. Oo nga, pero balita ko yung isa sa mga natin, drag queens natin, idol talaga si Miss Regine. Oo, ako ha, follower niya ako sa TikTok even nung pandemic pa. Talaga? Sobrang nagiging kamukha niya pag nagta-transform siya si Miss Regine. Talaga? Pati ang galing-galing niyang i-lip-sync yung mga mga mannerism, mga ganyan. Alam na alam mga, nila, no? Ang daming gumagaya talaga kay Miss Regine, lalong-lalo na sa mga comedy bars. Napapanood ko yan kapag ka namamasyal ako sa comedy bar. Tapos ang gagaling talaga nila. Pero ikaw, Ann, ano yung favorite kanta mo ba ni Miss Regine? Shine. Ay, sample naman ng shine mo. Baka mag-shine ka ngayon. You make me shine, shine. Like a bright. Shine bright like a diamond. No, iba kasi yun. Gusto ko yung shine kasi dati may pinapanood akong ano, commercial. Ito ah, commercial. Kaya hindi ko sasabihin, lotion. Nag-emote akong gano'n. Ay, ginagaya mo yun? Make me shine. Ilang taong ka nung naging idol mo si Miss Reg? Bata pa. Kalawang taon na. Hindi, high school ako, no? Gusto ko lumabas yung shine na kanta na yan. Kaya I love shine. Tsaka theme song ko yan, ah.
Kasi talaga? Sa buhay kailangan nagsashine tayo. Hindi, tsaka ngayon, alam mo, physically talaga, pag makita mo si Ann Patricia Lorenzo, nagsashine siya. Tsaka nung nakita kita one time sa may Araneta, tas kasama ko yung mga kaibigan ko, nagulat sila nung nakita kanila. Sobrang shine mo daw talaga. Walang halong etchos. Ay, nako. Seryoso, Ann. Dahil sabi nila. Sa lubok. Ay, gusto ko yan. Pero ikaw, Wise, anong favorite Regine Velasquez song mo? Yung shine din. Ah, diba? Shine bright like a diamond. At saka yung dadalihin kasi kinanta rin. Oo, kinakanta niya yan kapag kaalod na sa mga radyo. Ano, yung araw gabi. Paano yung araw gabi? Araw gabi. Ay, oo nga. Nasa isip ka, napapanaginip ka. At saka napakinggan ko na siyang kumanta ng On the Wings of Love. Ay, oo, yan. Ang ganda iconic nun, yan. Yung On the Wings tapos of Love. Tapos gusto ko yung part na nung kinanta niya yan, naka, may butterflies wings siya, tapos bumababa siya, naka-harness. Ang galing, at saka gusto ko pa yung kinanta ni Ate Reg nung Millennium. Ano Batang-bata ako. Nakalimutan ko yung kanta, pero gusto ko yun yung nasa may Manila Peninsula siya. Nasa tuktok siya. Ay, iconic. Talaga? Hindi ko, nakakilig, di ba? Hindi ko alam yun. Pero sigurado ako yung mga magiging bisita natin mamaya ay ano makaka-relate sa kwentuhan natin dahil syempre idol na idol na si Miss Regine. Nag-iisang ano. Oo. Songbird Regine Velasquez. Ito na nga, Ann Patricia Lorenzo. Medyo na-excite na ako kasi meron tayo mga espesyal na bisita dito sa Showtime Online. Yun, ako. Yes, ito na nga sila. Sure, for sure, di ba? Ano, tinuturing din nilang maano patron saint ang ating Regine Velasquez. Oo naman! Yes, ayan na nga ang Divine Diva! Let's go, Divine Diva! Hello po sa inyong patron. Hello, hello, hello! Ang gaganda naman. Nice meeting you again. Bumati muna po kayo sa ating mga Showtime Onliners isa-isa para makita ang inyong kagandahang malala. Hello, Showtime Onliners! My name po is Precious Paula Nicole! Hi, my name is Brigading! Hindi na kapan yung mic niya. Ayan, ayan. Ayan, okay na daw. Ayan. Ayan. Ako naman papabasa po nga ka ng Pilipinas. Venus Deluxe. Oh. Here na. Divine Diva. Yes. Grabe naman. Ayan, di ba? Siyempre, pero dahil nga sineselebrate natin ang Month of Love, kasi nga Feb-ibig ngayon. Kamusta naman ang mga puso nyo ngayong February? Lagot. Ayan. Ayan. Ang puso ko po ay namumukadkad. Ay, fresh. Lagi pong nadidiligan. Oh, talaga. Ng pagpuso. Yung puso ko ngayon laging nandidilig. Ay, ikaw nagbibigay ng love. Siya yung nagsishare ng love. Yes. Ako naman, change topic tayo. Bakit? Bakit change topic and then, naman? And then, in fairness naman, wala akong jowa pero sobrang ganda ng aking love life because I love myself even more. That's what you call self-love. Oh, that's what you call self-love. Pero ito naman, ladies, ha, gusto ko malaman paano ba nagsimula or nag-bloom ang interest ninyo or career ninyo pagdating sa pagdadrag. Ako po, 15 years ago, nung first po ako na-introduce sa drag sa Palawan 2 Disco Bar, ayan, meron po akong partner that time na sinama niya ako sa Palawan 2 para makapanood kami ng mga drag queens. Ooh. So after that day po, sinabi ko na sa sarili ko na ay mga ilang taon lang, ganyan na ang aking tatahakin na. Yan, the first ever. Yes. Yun ang naging inspiration. Yes, no. Yes. Si Brigading naman. Ako naman po kasi I was doing theater nung college. So, yun yung nag-push sa akin na parang gusto kong mag-perform. Pero also, ma-express yung femininity ko, yung creativity ko, nightlife. So, parang all-in-one work siya for me. Ay, ang galing. Grabe, napakakulay talaga ng buhay ng mga drag. Yoo nga eh. How about si Vinyas naman? Ako naman po, hindi ko naman po talaga to gustong gawin. Napilitan lang siya. Napilitan ka lang. Seryoso? Wala na kasi kang makain. Pero parang ano, ang peg mo ngayon. Pero busog na busog. Parang Katrio, nag-ray ka sa datingan mo ngayon. Oo, oh, diba? Jessica Rabbit. Oo. Ako naman, nag-start ako as makeup artist. Tapos parang madalas din ako lumaban sa mga contest, singing contest, mag-stage play, mga ganyan-ganyan. Tapos nung na pagtanto ko na pag pinagsama-sama mo pala yun, pwede kang maging drag queen. So, yun, naging drag queen. Yan na kayo, napakagagaling at gaganda. Pero syempre, di ba nakilala natin kayong, namin kayong lahat dahil dun sa recent competition na sinalihan nyo. Pero, dahil sumabak nga din kayo sa iba't ibang competition, gaano ba kahirap ang mga pinagdaanan nyo to prepare and finish a contest? Yung pong competition na sinalihan naming tatlo together, nangyari po kasi siya sa gitna ng lockdown, pandemic. So, sobrang hirap po para sa amin kasi kulang na kulang kami sa resources, wala kaming regular job. So, alam niyo po yun, parang lahat na, halos lahat na nung meron kaming savings na ibigay na namin para sa competition. Kumbaga parang ano na yun,
it's all or nothing. Tama, yun, no? Yung... Bigay na. Bigay na. Bigay na. Pahala na si Batman. Ganun. Yes, tama. Habot naman si ano, Brigading. Tama yung sinabi niya, lahat kami na-experience. Siguro, dagdag ko is, ano, lahat kami sumugal. Kasi hindi namin alam kung ano mangyayari. Hindi naman namin alam na ganito yung magiging effect niya na ganito siya talaga. Sa mga tao, akala namin magiging normal TV show lang siya dun sa mga original fans from before. Pero ngayon, nakakagulat ang daming new fans. Tapos kami pa yung una nilang napanood. So nakakatuwa na parang dinala kami sa ganitong change of life. Yes. At saka nakakatuwa kasi yung tao, tayong mga Pilipino, in-embrace natin yung culture of Manong Rags. That's true. Diba? Oh, which is parang, although na ginagawa na siya dati, pero bago sa mata ng marami, pero in-embrace. At natuwa sila. It's either take the risk or lose the chance. Ganun siya. How about si Binyas naman? Ako hindi po ako nahirapan. Alam mo, napaka-chill talaga sa buhay ni Binyas. No? Sila yung nahirapan sa akin. Sila nahirapan sa'yo. Pero, in fairness na to po, chill lang talaga ako sa nag-enjoy lang ako dun sa competition. Yes. At ano lang talaga, parang gusto ko lang siyang i-experience for the sake na ma-experience ko. Yes. Pero alam niyo, may mga gusto ma-experience sa mga madlang people ng Showtime Onliners sa inyo. Kaya naman, it's time na to promote ng inyong show nga. Let's go, ladies. Yan, iimbitahan po namin kayo. Divine Divas Live, The Ultimate Drag Experience. Sa New Frontier Theater, February 10, 8 PM. Yes, ito po ay drag show, no? Madami po kaming guests dyan ng mga artist katulad ni Marcus Strome, ni Andrea Brillantes, ang ating fellow drag race queens na si Turing at Lady Morgana. Yes, and syempre may mga special guests pa ng mga pinaka-best drag queens sa Philippines at ang ating golden divas. Ayan, kaya naman, guys, mag-tweet na po kayo, mag-comment and react to our OHT for today na hashtag Showtime Hour Fever. Uy, baka kailangan nyo pa ng guest, pwede kami ni Ann Patricia Lorenzo. Ako, ano? Ako, okay na ako nanonood ng drag. Why not? Diba nako, abangan po natin sila, madlang people. O, socials po ninyo, quick socials lang. Yes, please follow me on my socials po sa IG at Precious Paula Me. Sa Facebook po, Precious Paula Nicole, sa YouTube, sa TikTok. And gusto ko po muna palang i-shout out yung aming mga devotos. Yes! Hi, devotos! Devotos! At ang Team Precious, Team Precious Loves. Yay! Team mga darlings. And also, at Brigading po, all across social media. Ako po, Venus Deluxe po sa lahat. And hi, institution! Oo nga pala, add ko lang, no? Ang tickets po ay available pa sa ticket na. Yay! Noted na po tayo! Kaya naman, bumili na kayo! Yes. Pero syempre ngayon bumalik muna tayo para mag-init ang Showtime stage sa Showtime Online. Magbabalik kami dito lang sa Showtime Online. Welcome back to Showtime Online. You. At syempre hello pa rin sa ating mga kapamilya online live viewers. Hello po sa inyong lahat. Yun. Hindi ka sabi nila wag daw tayong sumigaw kasi masakit daw sa tenga. Pupulong na lang kami. And so, Showtime Onliners, mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel na Road to 2 Million na. And mag-follow pa rin sa ating Facebook page para Road to 16 Million na po tayo. Yes, tama. Kaya naman kahapon ay natili pa rin kay Ralph Merced ang golden mikropono. Ngayong araw naman, malalaman natin kung sino ang magkakaroon ng chance para hamunin siya. Uy, nako, alam mo, Ann, nakita ko yung mga contenders sa atin kanina kasi medyo terno sila. Terno-terno kaming tatlo ng kulay ng damit. Manager ka nila. Manager nila ako. So gusto mo na ba sila makilala? Eto na nga po sila. Please welcome to Showtime Online, you, Kayla Barrientos from Lapu-Lapu City, Cebu, and Joseph Husana from Pagbilao, Quezon. Hello, guys. Yes. Bumati mo na sa ating Showtime Onliners. Hello po, Showtime Onliners. Hi po, Showtime Onliners. O, diba? Baka hindi ka na makita yung Kayla, ha? Terno kayo ng background natin. Oo, po eh. diba? Yes. Pero syempre, kamusta naman ang pakiramdam na malapit na ang tagisan nyo mamaya sa entablado ng tawag ng tanghalan? Medyo kinakabahan din po. And then, thankful and grateful din na finally makaka-perform na kami ngayon. And excited for the both of us po. Mamaya. Pero, tanong ko lang, kasi diba yun nga pakiramdam, kinakabahan. Naranasan nyo na ba na nag-compete kayo na hindi kayo kinabahan? Oo nga. Hindi pa po. So lagi kayong kinakabahan. Oo, normal. Yes. Normal lang normal. Po siya. Pero, yes. Pag kasi nawala na daw yung kaba tsaka pressure, parang hindi mo na ganun chinachallenge relax yung na sarili mo. Oo. Si Joseph naman. Si Joseph ayun po, syempre kinakabahan din po, pero sabi ko nga po kay ate, laban lang. Yun. Oh. Laban. Pero napaka-holy ng pangalan ni
Joseph Husana. Hindi kasi yung name na Joseph, di ba? Yung Chad. Oo, that's ano true. Ano po talaga? Pinangalan po ako sa... Ay, talaga? Ano, sa Santo. Ah. Galing po sa Santo. Ay, ayun naman. Naku, kaya dapat magpakabain tayo. Hindi ako tumatawa-tawaan, ha? Pero ito naman, guys, ha? Bakit sa tingin niyo deserving kayong manalo ngayong araw? Start tayo kay Kayla. For me po, deserving po ako manalo kasi long time dream ko na po talaga na makasali dito sa Tawag ng Tanghalan and dream din po ito ng family ko, especially din po na ano yung grandmother ko po. Ah, dream yun talaga para sa iyo. Yes, ay paano may dream siya ikaw wala kang dream, Joseph? Paano 'yon? Ano? Ikaw ano naman, bakit ka deserving na manalo naman? Ako po, siguro deserving po kasi gusto ko lang pong ipaglaban kung ano po yung gusto rin ng mga sumusuporta po sa akin. Ay, so, may laban ng mga... Siyempre, speaking of suporta, and then sa kanya, ang pangarap sa kanya ng iyong grandmother, para kanino nyo ba iaalay o i-dedicate ang performance nyo for today? For today's performance po. Dedicate ko po yung performance namin, yung performance ko po ngayon sa family ko, sa friends ko, sa lahat ng sumusuporta po sa akin. Jowa. Wala. Oh, after Tawag ng Tanghalan, career muna. Ay, sige na nga. O si Joseph naman. So, eto, dinededicate ko naman po itong performance ko para po sa especially sa tatay ko, yun po. Saka sa pamilya ko, sa mga ate at kuya ko na talagang pinupush po nila na makasali ako para dito sa TN. Jowa. Oo nga. Wala din. Ay! What if silang dalawa? Ay! Sa pinamagatang love an para ate. Sa pangalan. Oo. Oh. Ano yan? May sinasabi si ano, si Kayla? Ate. Okay. love, sabi nga nila, di ba? Love knows no boundaries. Saka yung mga ate-ate yes, na yan, di ba? That's true. Yan ang nagkakatuloy ang kuya. Totoo. Pero ito, kwentuhan nyo naman kami gaano ba kahirap ang journey ninyo dito sa Tawag ng Tanghalan. In a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Let's go, Kayla. Ano po? 7. Ay, hindi pa masyado eight, mahirap. Saktuhan eight lang. Eight ay, hinirapan mo ng konti. Hinirapan niya ng konti. Bakit siya 8? Ano po? Kasi before po ako nakapasok, nag-audition po ako ilang times na din. Ah. Yung pinagdaanan niya parang yes, butas. Po. Butas ng karayon mo talaga. How about yun naman, Joseph? Siguro po 9. Kasi mahirap din po talaga yung journey dito kasi ang tagal po nung proseso, practice, ay, bago sige, yung pinagdaan. Yung next time kausapin natin yung prodalian nila. Pero okay lang yun. Proseso. Mamaya kausapin natin ng prod, ha? Dalian nyo Joseph, ho, ha? Pag-audition nyo ho, nahihirapan ho yung mga contestant. Mag-adjust kayo. Yes, pero syempre, kailan ba nagsimula kayong mahilig sa pagkanta at bakit pagkanta ang napili nyong talent? Napipili ba ang talent? Siguro kaya siyang i-hone. Oo. Hino-hone siya. Kasi ako gusto kumanta pero kahit piliin ko siya, ayaw niya. Sa'yo? Medyo inborn, ano? Kaya mo yan kaya po. Kaya yan. So, pero ayan nga. Yan po, nagsimula po ako nung around 7 years old po ako nung bata pa ako. Kasi na-inspire po ako maging singer din dahil sa papa ko na musician din. Ay, okay. Lalaki na. Yes, kumakanta siya or ano, instrument talaga? Kumakanta tsaka instrument. Ay, ang galing. It runs in the family. Yes. Blood. Hereditary. Si Joseph. Ano po, siguro, kasi bonding po nung mama ko, saka ako po dati yung pakikinig sa radyo, pagkanta, habang nakikinig sa radyo, mga ganun po kaya, hanggang sa pagtanda na ano ko na po siya. Nadala ko na po. Nadala na siya. Okay. So, meron pa tayong next question dito. Siyempre naman, without giving us the title, i-describe nyo naman sa amin kung ano ba ang kakantahin nyo mamaya. So, clue lang, konting patikim kung ano yung kakantahin. Tapos hulaan namin. Hindi niya alam kakantahin niya. Sabi niya, nalimutan. Ano kaila? Yung song po namin is, this is really an inspiring song for everyone po talaga. Yung song po namin is about for the next generation. Next in line. So I sing this song to all of my friends. Feeling ko yun. No.
ano hula mo, An? Feeling ko Whitney Houston. Ano yun? Or mga Michael Jackson. Kasi yung mga next generation. Hulaan tayo mamaya, manilibre ng kape ang matatalo. Pero, eto ba guys, ano ba yung ginagawa nyo sa buhay? Kayo ba estudyante? May business ba? Nag-work na? Joseph? Ako po, isa po akong estudyante ngayon. Third year Bachelor of Culture and Arts Education student. At nag-ano din po ako, nasa isang church-based choir din po ako. Yun po, sumasali po. So, gamit na gamit niya yung talent and passion. That's also true. Si Kayla naman? Ako po ay nag-work na po. Virtual receptionist po ng isang UK-based company. At saka nag-gig din. Ay, cute naman. Pero guys, message nyo para sa isa't isa. Bawa kayo tumapak sa entablado ng tawag ng tanghalan. Oh, let's go, Kayla. Message mo para kay Joseph. God bless. Huwag mong galingan. God bless po for the both of us. Kaya natin to. Laban lang. And I'm very proud. Oh, ikaw naman, Joseph, or Kayla? Ano, lagi ko po sinasabi kay ate, laban lang. Kasi, napakagandang opportunity po para sa atin. So, laban. Yes, tama. Ang sweet naman nila. Yes, kaya naman, baka may gusto kayo i-shout out or pasalamatan sa journey nyo dito sa TNT. Kayla? Yes, pinapasalamatan ko po yung family ko po, yung mga friends ko. Yung mga sa lahat ng sumusuporta sa akin, Barrientos family, Vergara family, Ninyesa family, lahat po ng friends ko, thank you po. Yeah, Joseph. Ayun po, binabati ko po Husana family, Fornasdoro family, Omedumps, mga tropa ko, mga klase ko, mga pinsan, yan po. Yeah. Maraming salamat at good luck sa laban niyo mamaya. Pero syempre, sa ating mga dream maker, may mall show sila mamaya sa February 6 sa Robinson's Malabon. Abangan po natin yan. Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react, mag-comment gamit ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime, our favorite. At tuloy-tuloy naman natin painitin ang Showtime stage sa Round 2 Bar Dagula ng Girl on Fire. Magbabalik kami dito lang sa Showtime Online You! At welcome back dito sa Showtime Online You! At syempre, hello-hello pa rin sa ating mga kapamilya online live viewers. Hello-hello po sa inyong lahat. And Showtime Onliners, patuloy lamang po ang inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel na Road to 2 Million na po. And of course, huwag nyo rin kakalimutan na ating Facebook page dahil Road to 16 Million na po yan. At grabe ang pinag-init ng ating mga yes! On Fire ang stage ng Showtime. Diba? That's true. Nagliyam, sizzling hot. Sizzling hot? Parang ikaw. Diba? Parang yung delivery sa'yo, alam mo yung sizzling. Sizzling sisig, tapos may pausap na gano'n. Ganun. Ganun kainit. Ay, gusto ko yun. Kaya nga, napanood na natin ang matinding hatawan kanina sa ating Fire the Gulan Round at isa sa ating contestant ang umangat sa araw na ito. Angat na angat siya. Please welcome to Showtime Online You ang ating Girl on Fire winner for today na si Nika Santos from Binondo, Manila. Hello sa Nika. Hi, congrats. Everyone. Thank you so much. Salamat po. Hi. Ayan. Kumanti ka muna sa ating mga Showtime Online. Hey guys. Hello. Oh, ang cool lang ni Nika, no? Parang chill lang siya, ganyan. Siguro yun yung secret para focus ka sa... Very true. Yes. Yan nga, ano nga ang naramdaman mo ngayon kasama ka na bukas para sa ating weekly finals? Ayun, masaya naman po. Pero syempre, since it's Friday already, I need to prepare my piece na for tomorrow. Very limited time na lang kasi limited diba, one time. Day. I think it's a good pressure kasi challenging for me as an artist. So... yun, embrace ko na lang din naman po yung challenge and gonna have fun na lang. Tsaka din. Para isang laban na lang, no? Ngayon, yes, isang salang na lang. Yes. So, hindi mawala yung fire. Yes, oo, true. Ando pa yung girl on fire niya. Adrenaline, yes. Oo, pero ito naman, hindi ka gusto namin malaman, sino nga ba ang inspiration mo sa mga design mo sa ulo ngayon? Parang very Miss Jolina Magdangal noong mga ano, no? May mga paganyan. Oo, chuba-chuchu din. Parang syempre kasi kapag natapunan. Andre Brillantes na kasi naabutan ko. Wow! Wow! Wow, napakita mo nga, Nika. Ayan, no? Parang kay Miss Jolina Magdangal, no? Details. Ay, ayaw nga! Safety pins. Patayo ka, tayo ka. Grabe, ang ganda galing. Nito. I love it. Oo. Sino nag-style sa'yo, Nika? Yung coach namin. Ay, ang galing. Sino nag-style niya. Ganda. Oo. Yung member din namin. Yes. Very edgy. Hindi ko po alam eh, pero at least kapag kailangan ng... safety pin. Kailangan yan. Kapag kinailangan po ng art dep. Meron na. Si Nika Santos. Pero dati na usi yung mga design sa damit na pupunuin mo ng perdible sa ano sa katawan. Yes, kasi naman ako talagang ano. Oo, fashion yun. Pero eto nga, Nika, sino bang naging inspiration mo pagdating sa pagsasayaw naman? Tsaka yung performance mo kanina, sino naging inspiration mo doon? Inspiration ko, wala akong like specific eh. Pero siguro,
me as an artist, I want to innovate or at least inspire or the people, especially yung mga aspiring dancers lang na hindi naman sila sobrang comfortable to express their body or yung feminine side nila, nahihiya pa sila, nag-hold back pa sila. Meron din gantong style, which is hip-hop, na kaya naman din natin gawin. At girls. And, yes. Kasi yung number two kanina, di ba idol ka daw niya, sabi niya. Narinig mo yun? Opo. Oh, di ba may na-inspire na kagad siya, tapos nakalaban pa niya. Galing nun, ha? Kaya naman magbalik tanong naman tayo. Tayo, kung kailan ka nagkaroon ng interes sa pagsayaw, may nag-push ba sa'yo? Yun nga, may nag-inspire ba sa'yo? Well, lagi po kasi ako nanonon TV nung bata. Siyempre, yun naman po yung wala pang internet. Tama. Libangan natin. Yes. So, lagi po ako nanonood ng mga ASAP, yung mga noon show, ganyan. So, kanyari, kapag may mga segment na maraming dancers, tuwang-tuwa ako, gustong-gusto ko yung ginagawa nila na parang sobrang na-entertain ako. So, parang ako, syempre, tuwang-tuwa ako, sabi ng mama ko, ah, gusto mo rin maging ganyan? Sabi ko, ay hindi, gusto ako yung center. Ay! Iba! Syempre, don't settle for less. Yes, exactly. Syempre, umpisa pa lang, dapat bata pa lang tayo, dream big na. Yes. That's true. So yun ako po yung pinaka-inspiration ko. Tama. Yeah, tama yung nahabang bata ka, nagbibuild ka na ng empire mo para pagdating doon, ikaw na yung empress. Yes. Emperor. Ang galing nun. Yun nga, libre na yung mga Arab. Yan. Nika, pero ito ha, maliban sa talent mo sa pagsayaw, meron ka ba bang ibang mga hidden talents na gusto mong i-share para hindi na siya maging hidden? Wala, nakakahiya. Ano yun? Meron ka? Kanta? I mean, marunong naman ako kumanta, pero hindi masyado. Sample lang muna kami, Nika. Sige nga, let's go. Magandang kanta. Mag-request kayo. Pero yung gusto ko yung bay... Anong gusto mo? Ganyan, yung mile. With a smile, mga ganon. Masyadong mababa. Sige, try natin yun. Kamusta na? Nandiyan ka pa ba? Eko? Wala na yan ang ibang magagawa. Wala na! Kumangit na wait na bago. Ang sabi ko with a smile, ano yung title ng kinanta mo, Nika? Mata by Mojo Kai. Di ba kasi ang mata hindi ako nakarelate. Hindi naman ako sinabihan sa mga ganun ninyong ginagawa. Ewan ko sa inyo, pero ito. Pero syempre, alam mo, feeling ko, si Nika, nung nagpasabog ng talent, 5 a.m. pa lang gising na siya. Yeah. Ay, maaga, no. May call time no? Na late ng konti tayo. Halikan. Pero ito, tuturuan tayo ni Nika na sumayaw. Nika sa gitna ka. Ayan. Turuan kami ng mga dance step na pananalo. Let's go, Nika. Okay, ayan. Sige. Yung mag-step muna tayo, dapat may wave yung head. Okay. So pag wave natin, ay hila. Okay? Let's go. Boom. Yes, let's go, Nika. Back. Kala nyo, back. Ha? Nice, right? Gusto ko yun. Nasa coach, Nika. Next natin dyan. Next. Sige, I think better to kasi for the groove ako eh. Gusto ko yung mga groove lang. I love it. Gusto ko yung mga groove lang. First step. Summer dress. Sorry. Okay. So yung first step natin, i-groove muna natin. I-sway muna natin yung katawan natin. Okay. Full body. Yes. Going to the right. Okay. Yan. So syempre, susundan natin yung rhythm ng song kapag nag-play, di ba? Okay. Boom. Pa and boom. Pa and boom. To right and right. So double time siya. So di ba, slow muna tayo. Slow mo. And slow. Slow. And slow. Oh, sige. Bibilis. And bibilis. 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 Go. 360. Ang galing! Perfect. Gusto ko yung mga paganyan ni Nika. Tapos, gaganon ka. Thank you so much sa iyo, Nika. Maraming salamat sa iyo, Nika. And congratulations. Good luck sa laban mo bukas. Yes. Galing-galingan mo, ha? Galingan mo lalo kasi alam namin magaling ka. Pero ito na nga, shoutout ko muna sa iyo mga supporters, family and friends. Let's go, Nika. And also promote your social media account. Okay. Hello. Thank you so much for supporting me today. And I'm very, very thankful na nandyan kayo sa akin. And ayun po, yun naman po yung pinanggagalingan ng inspiration ko at yung motivation ko to really do well sa mga performances ko. And I really wanna shout out lang na mabilis yung family ko na sobrang supportive. Gumawa pa silang tarp for me. Wow! Maraming salamat po. Love you guys. Yes! Congrats, Nika! And thank you sa pagdalaw sa aming Showtime Online. And congrats ulit and good luck po. Yehey! Thank you so much, Nika! Yes! Ayan, promote tayo ng mga social media accounts natin, Ann. Yes, ayan nga, madlang Showtime Onliners at sa ating mga madlang people, please follow my social media accounts sa TikTok, Ann Patricia_Lorenzo. Sa Instagram, Ann Patricia
Lorenzo Underscore. O, diba, ni sure. At syempre, please support me sa Miss International Queen Philippines as I vying the crown. Sana this time, mauwi na natin para sa Philippines. Yes! So, good luck sa'yo, Anne. And congrats in advance. Ako naman po, follow niyo ako sa aking mga social media accounts at Wise Underscore Sabilio sa TikTok, Instagram, Twitter. Streaming na aking kanta. Mekaniko na po. So, tiyan, gusto ko magpasalamat kasi alam nyo, malaking bagay para sa akin na meron na siyang 15,000 streams sa Spotify. Malaking bagay yun. Malaking bagay na yun, hindi ba? Mekaniko ng puso. At abangan nyo po mamaya ang TNT Face Off at saka Star Magic Polaris. Follow nyo rin po at saka sa Showtime account. Follow nyo na rin, yes, Showtime Tama, kaya naman makisaya ulit bukas sa nag-iisang pambansang pananghalian, tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online Youth!